itinuturing ang Pilipinas bilang isang bansang agrikultural. Ito ay may kabuuang 30 milyong hektaryang lupain. 47% nito ay lupaing pangsakahan. Dati, akala ko yung pagsasaka ay nakakaluma. Pero ngayon, proud na proud ako na ang trabaho ko, napuputikan ako, umawak ako ng lupa. Na-inspired ako na mag-farm. Kahit na mahirap, nalab ko yun kasi na-enjoy naman ako sa kung ano ang ginagawa ko. Kahit ako ay isang bata na magsasaka, kaya kong tumbasan ang mga matatandang magsasaka na mag-produce ng pagkain para sa susunod na mga henerasyon. Mga sibol sa makabagong panahon. Bali, yung ating agriculture sector sa Philippines, based on data, the average age of our farmers is already 57 years old. The challenge nga yung mga youth natin, how are we going to glamorize and attract them to engage in agriculture? The government, through the Department of Agriculture, through the Agricultural Training Institute, have initiated a youth development program to attract them. In 2015, ATI was given the responsibility na yung 4-H club natin reorganize or strengthen natin. All over the country, marami na tayong mga kabataan who have engaged on agriculture projects and they have proven that there is money in agriculture. Ako po si Richard Adule, young farmer. Ang pangalan ng farm ko is Umahan ni Dongkoy. Tara, pasyal tayo. Pickles ba? Like, pickles. Like sa katong nalig ng Japan nga. Pero wala ko nakatry dito ka ng pickles nga kanang ampalaya. Noong una, medyo sabi ko sa sarili ko na mahirap mag-farming kasi ang init. Tapos pag-harvest mo is wala kang kita kasi failure doon. Pero nakita ko naman na may future talaga ang farming. Nakapag-training ako sa ETI. Yun talaga malaking tulong. Ang farmer kasi is kulang talaga sa kaalaman. Yun ang isang problema ngayon. Kailangan pala rin natin matuto. Araw-araw, kailangan natin matuto. Isa din sa failure ko sa buhay is naging drug dependent po ako. Gumamit ako ng droga. Yun, na-failure ako pero tumayo pa rin ako. Ang laki ng tulong ng ETI na imbis na patuloy ako sa droga, pinagkakabalan ko is mag-farm na lang. Welcome to Biltran Farm. Dito natin makikita no, yung John Bell's Nursery, yung mga iba't ibang klase ng similya at saka iba't ibang klase ng mga bulaklak. At meron din tayong mga fresh harvest na mga gulay, mga organically grown vegetables. At ito yung maliit namin na farm. So, pasok tayo, tara! Po si John Beltran, young farmer. Yung pamilya namin ay isang magsasaka. Namulat kami sa pagsasaka. Before, yung pananaw ko sa farming is mahirap at saka madumi. Parang ayoko mag-farming. We're promoting the itikan sa kalambuan. So, yung rice duck farming natin, pinapractice na ang ating farm. Na-engage ako sa mga training sa ETI at saka sa DA. Sila yung nagpo-provide ng training na talagang magagamit ng farmer. Tumaas yung self-confidence ko, no? At saka mas interesado ako sa farming ngayon. So our trainings are not only on technology, it deals also on leadership, organizing, and the management, especially on entrepreneurship. Yung mga trainings na nabigay sa akin, isa din ay yung sa Farm Business School na paano yun ang pagiging agripreneur ka. Yun ay inspired ako sa mga nakikita ko kasi nanggaling nila sa baba eh. Yung kung kaya nga nila, sabi ko sa sarili ko, ako din, kakayanin ko rin. Dati, hindi ko nakikita yung farming namin is negosyo. Pero ngayon, isang negosyo na siya. Meron kaming project na Ampalayaman. Ampalayaman yung pinangalan namin kasi based on my computation and based on my experience, pwede kang umaman dahil sa Ampalaya. Ang pinuhunan namin sa Ampalaya, nasa 245,000. Pero yun, isa at kalahating hectare. Minimum na pwedeng kitain ng ganung puhunan ay nasa mga 750,000. Dito din sa taas, pinuputol ko din yung mga extra na mga kagaya nito. Pinuputol ko,
mas maganda talaga na isa lang yung puno eh. Maganda talaga yung quality niya. Sa social media is mas madali mo ma-market yung produkto mo. Kasi yung kahit na nag-harvest na lang ako, may dala akong cellphone kaya kukunin ko lang sa bulsa ko. Tapos pipicture ako diretso post. Pagkatapos ko ng harvest yun, may mga mag-comment na or mag-message sa akin na bibili sila ng mga produkto ko. Kaya mas madali talaga yung sa social media ko. Ako si Elnard Impal, 33 years old. Ako po ay isang magsasaka. Welcome to Elnard Integrated Farm and Farmstay. Dito sa farm ko, makikita natin yung iba't ibang uri ng halaman, herbs, at saka mga livestock. Nung una talaga, hindi ko inakala maging farmer ako. Kasi yung gusto ko dati sa una, makapag-aral ng malaking pinag-aralan para ma-solve yung pamumuhay namin, yung kahirapan namin. Kaso lang, wala talagang oportunidad na makapag-aral. Kasi mahirap yung pamilya namin, malaking pamilya kami, tapos walang ibang pagkakitaan. So ngayon, nung nakuha ko yung scholarship ng TESDA, doon ko nakita ng oportunidad ng pagsasaka. At doon ko nakita na malaking business pala ang pagsasaka. Dahil sa mga pagsasanay na isinagawa ng ATI, nahasa ang kanyang kakayanan sa pagiging isang ganap na agripreneur. Ang mga training na nabil ko sa ATI is yung basic record keeping. Paano mag-develop ng product? Paano ibinta yung product at saka entrepreneurial mindset sa basic record keeping is yung production natin, yung expenses natin, at saka may additional income, saan pa pupuntahan yung pera kung meron yung income. Dati is nakapokus lang tayo sa vegetables. Ngayon ay hinahaluan natin ang herbs. Ang herbs natin dito ay kadalasan na ibinta natin sa resort. Ang mga foreigner, malaking tulong dito sa farm. Kasi pag nakahanap na sila ng lupa, magtayo sila ng restaurant. Unang-una nilang hinahanap yung organic product. Sila yung first market natin. Dito talaga sa farm ko, hindi talaga tayo makasupply. Kulang na kulang talaga. Ang ginagawa ko po is staggered planting. Tanim na isang linggo, tanim naman ulit. Kung dito may masira sa aking farm, maraming ulan, puntahan ko yung ibang mga farm doon at doon ko dadalhin ko yung seedlings. O kayo magtatanim, kayo magtatanim. Pinapatanim ko sila para kung may kulang yung demand sa akin, doon ako kukuha sa kanila. Yung mga farm nila ay pinupuntahan ko po. At ina-assist ko po na talagang organic talaga ang gagamitin natin. Kasi yung mga foreigner talaga, very strict sila sa organic farm. Ang farm ni Elnard ay isang certified learning site ng ATI. At sa ngayon ay isa na ring farm school ng TESDA. Ang itinuturo ko dito sa farm school ko ay isang course lamang, ang Organic Agriculture Production in situ. Ang benepisyo is yung payment ng mga training. Kasi babayaran ka ng 10,500 per head ng mga estudyante nag-aral sa farm mo. Pa-deliver may ugmag alas 6. O pwede, mumatakag alas 3 kadawon mag-harvest. Pero wala, ngit-ngit. So dito sa farm, yung kapatid ko ay siya ang nagtuturo bilang isang trainer assessor ng TESDA. Sa pamilya ko po, dito ko po na-introduce sa kanila na may kita sa pagsasaka. Naging farm family business na po ito at tinitingnan namin ngayon ay opportunity to become a farm tourism. Mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan. Naway magsilbi kayong mga binhi ng inspirasyon upang umunlad pa ang sektor ng pagsasaka sa ating inang bayan.